Tita, isang linggo nang hindi nagigising si Talia. Baka pwede na natin siyang dalhin sa ospital. Dinig kong wika ng isang baritonong boses ng isang lalaki sa aking tagiliran. Magigising din ang anak ko, Enzo. Kahit tagal ko siyang hinanap. Ang bait ng ama dahil natagpuan ko na ang kaisa-isahan kong anak. Wika ng isang ginang na nasa aking tabi. Unti-unti kong idinilat ang aking mga mata at tinitigan ang pawid na aking nakikita. Tita, gising na siya! Wika ng lalaki. Tumingin ako sa dalawang tao na nasa paligid ko. Anak, gising ka na! Wika ng isang ginang. San ako? Sino kayo? Bigla akong bumangon ng upo at yakap-yakap ang aking mga paa. Anak, ako ito! Ang mama senya mo! Wika niya sa akin. Nakita kita sa terminal ng bus sa San Agustin. Nawalan ka ng malay kaya inuwi kita rito sa San Nicolas. Wika niya. Naaalala ko ang pagsabog ng sasakyan at naaalala ko si Jasper. Naaalala ko ang pagharang ni Jasper sa aking sinasakyang taxi. Galing ako noon sa konda ng mga magulang niya. Ngunit nang makita niya ako na nasa labas ng multi-tower condominium na tinitirhan ng mga magulang niya, ay sinundan niya ako. Talia, mag-usap naman tayo. Pakinggan mo naman ako, please. Pakiusap sa akin ni Jasper. Wala na tayong dapat pag-usapan pa, Jasper. Ibinalik ko na ang pera na ibinigay mo sa akin. Ano ang kasalanan ko sa'yo para lokohin mo ako? Minahal kita, pero bakit mo ako niloko? Iyak kong wika sa kanya. Talia, alam kong nagkamali ako. Please, bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Mahal na mahal kita, Talia. Natukso lang ako dahil akala ko mapupunan ni Ella ang pagkukulang mo sa akin. Isa pa, lasing ako nun. Wika nito sa akin. Alam mo, Jasper, kung ano ang pinakamasakit? Ang bilhin mo ang pagmamahal ko sa'yo. Hindi na maibabalik ang tiwala ko sa'yo. Diba, nag-usap na tayo na saka ko nalang isusuko ang katawan ko sa'yo kapag kasal na tayo? At ang masakit pa, may ginawa kang masama sa babaeng yon. Alam mo kung saan ko nalaman? Sa naglilinis ng kalye sa labas ng office mo. Nakakadiri ka, Jasper. Paano mo to nagawa? Sumamo kong tanong sa kanya. Lasing ako noon, Talia. Inaamin ko, nakagamit ako noon ng ipinagbabawal na gamot. Hindi ko alam kung ano ginagawa ko noon. Nasa kapangyarihan ako ng ipinagbabawal na gamot ng mga panahong yun. Kaya hindi ko alam ang ginagawa ko. Paliwanag niya sa akin. Hanggang ngayon lasing ka? Ang masakit pa, nasaktan ko ang babae dahil sa kagagawan mo. Gusto kong humingi ng sorry sa babaeng yun dahil biktima lang din siya nakalukuhan mo. Pero nakaalis na siya. Sana bago mo ginawa ang bagay na yun, nag-isip ka kung anong mangyayari sa hinaharap. Ang hirap kasi sa'yo, iniisip mo na lahat ay mabibili mo ng pera. Kalimutan na natin ang isa't isa, Jasper. Kalimutan mong naging tayo. Dahil kakalimutan na rin kita. Sabi ko at sumakay na ako sa taxi na pinara ko. Ngunit hindi ko napansin na sinundan niya pala ako. Durog na durog ang puso ko ng mga oras na yon. Nagtiwala ako sa kanya na akala ko ay hindi niya ako lolokohin. Ngunit nakita ko na may kahalikan siyang iba. Habang tumutulo ang luha sa aking mga mata, hindi ko napansin na bigla na lang nagharang si Jasper sa harap ng sinasakyan ko. Nakita ko ang pagtalsik ng katawan ni Jasper sa salamin ng kanyang kotse. Saka naman nauntog ako sa matigas na bagay sa loob ng taxi. Talia, anak, ang tagal kitang hinanap. Muling bumalik ang ulirat ko sa paghaplos ng ginang sa aking mukha. Tumingin ako sa kanya at unti-unti nang lumiwanag ang isipan ko. Ma? Banggit ko at yumakap sa kanya. Nabawasan ang takot ko nang maalala ko ang ina. Talia, anak, saan ka ba galing at hindi mo na ako binalikan? Hindi ko alam kung saan ka hahanapin. Mabuti na lang at pumunta ako sa San Agustin para mamili ng mga itlog. Nakita kita na nakatayo at hindi ako nagkamali. Ikaw nga yun. Wika ni Mama sa akin. Ma, I'm sorry. Namiss kita, Ma. Iyak kong sabi sa kanya. Huwag ka na umiyak. Nagugutom ka na ba? Kumain ka muna at alam mo bang tubig lang ang dinadampi ko sa labi mo?
Akala ko hindi ka nababalik sa akin, anak. Wika ni mama sa akin. Hindi alam ni mama kung saan ako nagtrabaho. Ayaw niyang lumuwas ako sa San Nicolas. At dahil malaki ang offer na sahod sa akin ni Tito, ay tinanggap ko ang trabaho kahit nalabag sa loob ni mama. Dalawa na lang kasi kami ang namumuhay dito sa liblib na lugar ng San Nicolas. Nagtitinda si mama ng kwek-kwek at lugaw sa gabi. Mabuti at kapitbahay namin si Enzo na pinsan ko. Siya ang may-ari ng lupa na tinitirikan ng bahay namin na yari sa Kawayan. May malawak siyang manggahan at taniman ng mga strawberry. At yun ang hanap buhay niya. Kung hindi ako nagkakamali, ay 20 hektarya ang lupain na ipinamana sa kanya nang namayapa niyang lolo sa ina. Sobrang nag-alala kami sa iyo, Talia. Hindi ka man lang nagsabi kung saan ka pupunta. Halos hindi makakain na maayos si tita dahil sa hindi mo pag-uwi rito ng ilang taon. Maraming nangyari sa akin, Enzo. Nawalan ako ng alaala. At kung hindi dahil sa pagsabog ng bus, hindi bumalik sa akin ang alaala ko. Wika ko sa kanya. Paano kang nawalan ng alaala, anak? Tanong naman ni mama. Tita, mabuti pa pakainin muna natin si Talia ng lugaw. Para naman malagyan ng pagkain ang kanyang tiyan. Wika naman ni Enzo kay mama. Sige Enzo, salamat nga pala sa tulong mo. Salamat dito sa mga mangga. Sabi ni mama. Okay lang tita, sige Talia, alis na muna ako. Dahil magde-deliver pa ako ng mangga sa bayan. Tita, huwag na muna kayo magbenta ng kwek-kwek sa bayan. Ito ang pera, gamitin niyo muna ito ni Talia. Sabay abot ni Enzo ng pera kay mama. Salamat Enzo. Marami na akong utang sa'yo. Sabi ni mama at kinuha ang pera sa kamay ni Enzo. Salamat pinsan. Wika ko naman. Nagpaalam na itong umalis at pinakain na ako ni mama. Ilang araw pang lumipas ay nakakakilos na ako na maayos. May mga ilan-ilan pang bumabalik sa alaala ko. Sa tuwing umaga kapag nagigising ako, ay sumasama ang pakiramdam ko. Nasusuka at nahihilo ako. Katulad ngayon sa pagising ko, ay diretso na ako sa CR namin na tagpi-tagpi para magduwal. Nasa labas ng bahay ang CR namin. Maliit lang ang bahay namin at simple lang ang pamumuhay namin ni mama. Nakapagtapos din naman ako sa pag-aaral bilang isang sekretary. Nang makapagtrabaho ako sa Jasper Realty, ay sinabi ko kay mama na gagawin kong bato ang bahay namin. Dalawa lang ang silid at maliit lang din ang sala. Ang bahay ni Enzo ay malayo-layo pa. Tahimik dito at ang ingay lang ay ang alaga ni mama na biik at gansa at mga manok. Talia, lagi kong napapansin na lagi kang nagsusuka sa umaga. Tapos ang takaw mo pa sa hilaw ng mangga. Naglilihi ka ba anak? Tanong ni mama sa akin. Napatutop ako ng aking kamay sa labi nang maalala ko si Justin. Ang pangit na kakambal ni Jasper. Ngayon ko lang naisip na may kakambal pala siya at asawa ko pa. Tumulo na lang ang mga luha sa aking mga mata nang maalala ko ang una naming pagdalaw sa puntod ni Jasper. Naalala ko na wala na pala si Jasper, ang lalaking una kong minahal. Saka sumagi sa isip ko ang mukha ni Ray na kamukhang kamukha ni Jasper. Napapaisip ako na hindi kaya si Ray at Justin ay isa? Nagpapanggap lang ba si Justin na pangit para saktan ako? Naalala ko ang sinabi niya noon na sana ako na lang ang nawala at hindi ang kakambal niya. Imposible kayang sinisisi niya ako sa pagkawala ni Jasper? Naguguluhan ang isip ko kaya minabuti ko na lang maghilamos at tulungan si mama sa paghahanda ng almusal namin. Anak, hindi mo sinasagot ang tanong ko. Buntis ka ba? Tanong ni mama sa akin. Tumangutango ako at yumakap kay mama. Ma, buntis ako at hindi ko alam kung si Ray at si Justin ay iisa. Saka wala na si Jasper, ma. Nagulat si mama sa huli kong sinabi. Diyos ko! Hindi ko alam na wala na palang isang kambal ni Don Pedro at Madam Mia. Pero anong sabi mo? Buntis ka kay Justin? Tanong ni mama. Buntis ako ma, pero si Ray ang ama. Hindi ko alam kung si Ray at Justin ay iisa, pero si Ray kasi kamukhang kamukha ni Jasper. Si Justin kasi pangit ang mukha niya. Sumbong ko kay mama. Anak, walang pangit na anak sina Madam Mia at Don Pedro.
Ang gwapo ng mga kambal nila. Nakita ko ang kambal na yun nung pumunta tayo sa papa mo. Malaki ang mansyon nila sa Holland. Isang tapat na bodyguard ang ama mo sa pamilya Eusebio. Ibinuwis niya ang buhay niya dahil lang sa kambal na anak ni Don Pedro at Madam Mia. Nawalan ka ng ama dahil sa pagliligtas ng ama mo sa mga kambal. Malungkot na pahayag ni Mama. Bakit ganito ang isinukli sa akin ni Justin, Ma? Anong kasalanan na nagawa ko para paglaruan nila ako? Iyak kong wika kay Mama. Huwag ka nang umiyak, anak. Magbihis ka at magpunta tayo sa doktor para tingnan ang pinagbubuntis mo. Kalimutan mo ang mga masamang nangyari sa buhay mo. Magsimula tayo kasama ang magiging apo ko. Simula nang mawala ang ama mo, ipinangako ko na hindi na magkakaroon ng ugnayan sa amo ng ama mo. Pero ang tadhana naman ang nagpapalapit sa iyo sa mga Eusebio. Wika ni Mama. Tulungan mo akong alagaan ng anak ko, Ma. Ayoko magkaroon na ng ugnayan sa pamilyang yun. Wika ko kay Mama. Masakit sa akin na minahalang magkambal, ngunit sakit sa kalooban lang ang ibinigay nila sa akin. Sigurado ako na si Ray at Justin ay isa. Kaya pala pareho ang tindig nila. At hindi man lang nagreklamo si Justin nung inangkin niya ako na hindi siya ang unang nakakuha sa akin. Nagpanggap siya bilang Ray para saktan ako, para babuyin ako. Ang anak namin, bunga ng pambababoy niya sa akin. Natroma ako at muntik nang magpatiwakal dahil sa ginawa niya sa akin. Huwag kang mag-alala, anak. Sabay nating palalakihin ang anak mo. Papalakihin natin ng maayos ang magiging apo ko. Wika ni Mama na pinapalakas ang aking loob. Pagkatapos naming kumain ni Mama ay nagtungo na kami sa bayan para magpa-check up sa pinagbubuntis ko. Malayo ang bayan sa lugar namin sa San Nicolas. Kailangan pang sumakay sa electric bus bago makarating sa bayan ng San Nicolas. Pagdating namin sa bayan ay nagtungo na kami sa klinik na para sa mga buntis. Ano ang pangalan niyo, ma'am? Tanong sa akin ang assistant ng doktor. Talia po, wika ko sa assistant. Pagkatapos niyang ilista ang pangalan ko ay pinapasok niya na ako sa loob ng silid ng doktor. Sinama ko na rin sa loob si Mama. Mahiga ka rito, iha. Para i-ultrasound natin kung ilang buwan na ang anak mo. Wika ng doktor sa akin. Nahiga naman ako sa bed na naroroon. Inangat niya ang damit ko at nilagyan ng gel ang aking tiyan. Pagkatapos ay may bilog na bagay na pinaikot-ikot siya sa aking tiyan. Nakatingin ako sa monitor kung saan makikita ang loob ng aking tiyan. My gosh! Gulat na wika ng doktor. Bakit po, Doc? May diferensya ba ang anak ko? Tanong ko sa kanya. Wala, iha. Healthy ang mga baby mo. Nakangiting wika ng doktor. Ano ang ibig niyong sabihin, Doc? Tanong naman ni Mama. Quadruplets ang pinagbubuntis ng iyong anak. Kailangan ingat ka sa pagkilos, iha. Huwag kang magpapagod at bawal ang stress, ha? Para hindi malagay sa alanganin ang quadruplets. Wika ng doktor. Pareho kaming napaawang ng labi ni Mama nang sinabi ng doktor na quadruplets ang ipinagbubuntis ko. Halos hindi kami makapaniwala na apat agad ang magiging anak ko. Paano ko sila bubuhayin? Nako, anak, magkakaroon ka ng apat na anak. Masayang wika ni Mama. Congratulations, Miss Talia. Dahil bihira lang na magkaroon ng quadruplets sa bansa natin. Huwag mong alalahanin ang panganganak mo. Dahil ngayon pa lang, libre ko na ang pagluwal mo sa mga anak mo. Wika ng doktor. Salamat, Doc. Wika ko sa doktor. Niresetahan niya ako ng vitamins at hindi naman mapatid ang saya na aking nararamdaman. Gayun din ni Mama. Lagi niyang hinahaplos ang tiyan ko kahit na nasa loob na kami ng sasakyan at pauwi na sa paraiso, sa liblib na lugar ng San Nicolas. Magkikita pa kaya si Natalia at Justin? Wala na bang pag-asa para sa kanilang dalawa? Lalo na't magkakaanak na sila ng quadruplets? Hanggang dito na lamang po ang 18th kabanata ng ating kwento. Sana ay muli niyong subaybayan ang susunod na yugto ng Married to an Attractive Billionaire. Maraming salamat!